For this lecture, this is my very handy mini whiteboard, and as a review of our last lecture, which we tackled about yung mga classification ng buildings and also yung anong setbacks ang kailangan and ano yung mga zoning ng mga lots, okay? So, for this course, pagpasensya niya na yung pusang nagwawala. Hinabol ng aso ko yung, ano, yung sound. Anyway, so going back to our discussion. So, in this lecture, we will be applying what we have discussed nung nakaraan. So, we won't be able to go through every kind of building for the specific session. So you have 9 more design subjects to do that. But what we're going to do is to focus on a certain residential lot. So as you already know, and may reference naman kayo ng National Building Code of the Philippines, we have several types of zoning pagdating sa residential lots. But the most common are, lalo na sa pang nagpapagawa ng bahay, is R1 or R2. We also na-familiarize na din kayo sa term na single detached. Meron din kayong familiar na din siguro kayo, narinig na ninyo yung single attached. And yung term na row house. Okay, or townhouse. So these are certain types of residential buildings. So simulan natin sa single detached. Pag sinabi nating single detached, so ito yung keyword natin, ha, detached and attached. Kasya pa ba sa whiteboard natin? Okay. So, ang single detached, I'm drawing an elevation. So, if this is your lot, ito yung boundary ng lot mo. Okay. So, if it's a detached house, ang itsura niya would be the typical na house. Okay, sorry kung pambata yung drawing. Lagyan natin ng balcony dyan. Lagyan natin ng bubong. Okay, so a single detached house is like this. So, hindi siya nakadikit doon sa boundary ng lote. Okay, so it is detached from either side of the lot. Pag sinabi nating single attached, okay. Pag sinabi nating single attached, ito yung nakadikit yung isang side sa property line. So, if this is the edge of your property line, andito siya banda. Nakadikit siya dito. So, mapapansin nyo, may mga subdivision na ganyan yung style na merong naka-attached dun sa isang side. Okay, nakatabing yung ano ko, sorry. So, pag ganyan, usually, naka-firewall yung isang side. And then, nandito yung bubong. And of course, yung firewall natin, naka-extend pa yan para hindi talaga madadama ito pag nagkasunog, if ever. Okay? So, yan yung tinatawag nating single attached. Pag sinabi namang row house, ang row house naman natin is typical na nakikita nyo, dikit-dikit.
So mayroong row house and townhouse are used terms that are used interchangeably. So minsan, so meron kang isang house na nasa row. Okay, bumingkwang na po yung linya natin. Ayan. So, isang row siya na ganyan. Okay, minsan hiwa-hiwalay siya ng roof, naka-firewall. So, usually, pwedeng itong row house na to is built on a single lot or it is built on a combined lots. Okay, pwede rin namang hiwa-hiwalay yan ng lote at hiwa-hiwalay ang may-ari. Usually, pinaparentahan yan. Okay, and then you have an end unit here. So, mga subdivision, binibenta nila yan as individual units, no? So, nandito yung corner unit mo. Mas mahal to usually kasi mas madami siyang bintana. Okay, and then you have yung bubong nito. And then these are separate doors or separate units. Okay? So, yan siya. Pagpasensyahan nyo na mahirap mag-drawing habang nagre-record. And, nakaharang sa napapagitnaan yung whiteboard at saka yung mukha ko ng camera. So, there you have it. Ayan. Difference ng single detached at single attached. And then, row house and townhouse, I'm sure familiar na kayo dyan. We also have condominium units. Condominiums are high-rise. High-rise or mid-rise buildings na merong mga housing or residential units. Minsan, combined yan. May mga commercial units din. And then, sa upper floors, usually ang residential unit. So, now, i-apply natin yung ating napag-aralan. Paano i-apply yung setbacks and ano yung mga sunod na kailangan gawin. Okay. So, for example, we have an R1 lot. Hindi ko na muna lalagyan ng sukat, ha? So, i-assume natin. Okay, sige. By the way, gawin na natin siyang R2 lot and then lagyan natin ng sukat para mas ma-visualize nyo. At nagsimula na pong dumating ang mga tricycle. Alright. So, what we do, usually, this is an introduction to site analysis. Okay, lalakas ako na lang yung boses ko kasi malakas din yung mga motor. So, if you have a lot like this, for example, na lagyan natin ng sukat, ha? This is, for example, 20 meters lot. Okay? And you have dito sa taas. Meters. Okay? So, you have a 12 by 20 rectangular lot. May road dito sa unahan. You have an 8 meter wide na road right of way. And then, sa gilid mo are also R2 lots. May R2 lots dito. R2 lot. May R2 lot ka doon sa likod. Okay? So, lagyan na lang natin ang arrow dyan. Okay? So, anong tawag mo dito sa type ng lote na to? What type of lot is it? Kung ang sagot mo ay corner lot, mali ka po. Kung ang sagot mo ay interior lot, it's also wrong. This is called an inside lot. Okay, review lang. Inside lot. Okay, napapaligiran siya ng ibang lot except for one side na meron kang access road. Okay, sige, burahin na natin yan. Anong susunod natin gagawin? Alam na natin yung sukat ng lote. Alam na natin what type of lot it is. It is an R2 lot. As I mentioned earlier. So, what are the implications? Hindi natin yan pwedeng sagarin.
Okay, what are we going to do? So first, we are going to assign the setbacks. Okay? So for our two lots, guys, pwede kang mag-firewall sa isang side. So either side, pwede mong applyan ng firewall. But for this case, we won't be doing that and we will be doing a single detached house. So ang intention natin is a single detached house. If you want a single attached house, pwede rin naman, pero you're going to pick just one side. Okay? So, for this R2 lot, we want a single detached house. Yan ang ating goal. So, you have to ask your clients, ano po ba ang gusto din nyo? Single detached po ba? O okay lang kayo sa single attached? So, for R1 lots, hindi allowed na merong naka-attach sa wall or naka-firewall. So, strictly single detached lang yon. Okay, so lagyan natin ang setback sa likod. Ilan dapat ang setbacks? Ilan dapat ang setback sa gilid? At ilan dapat ang setback sa harap? Kung ang sagot mo ay 4.5 meters ang minimum setback, mali po. Dahil sa R2 lots, ang setback natin na minimum ay 3 meters. So, i-assume natin 3 meters is around here. So, yan. Yan yung linya. Let's switch to a brighter color ng pen para mas ma-visualize natin maigi. So, here we have a brighter colored pen. So, for the front, you want a minimum of 3 meters na setback. Okay? So, assuming that is 3 meters, I think mukhang masyadong malaki. Pero this drawing is not to scale. So, yan. More likely ganyan. Pasensya na kung nakabingkwang. So, this is minimum of 3 meters. And then, going to the side, minimum 2 meters. Okay? So, again, this drawing is not to scale. Nahulog yung aking isang pen. Anyway. Ayan. So, more or less, ganyan yung magiging itsura ng setback. Which leaves us to the buildable area dito sa loob nitong rectangle na to. So, when you get that buildable area, ito, hindi na pwedeng lagyan ito ng walls or columns. So, no walls or columns on the setback. Shade lang natin yan. So, these are off limits. Okay? Off limits na ito. Unless you are planning on landscaping. Landscaping is allowed. If you have outdoor areas, like a garden, a lanai, outdoor seating area, outdoor dining area, dirty kitchen, laundry area na hindi enclosed, so okay lang ilagay sa mga gilid-gilid. Okay? But your buildable area is just this rectangle sa loob. Okay, free of the setbacks. Okay, now, babalikan natin itong drawing na ito. We'll go to the lista muna natin lahat ng mga rooms na kailangan. So, let's erase this one. And then, listahin muna natin ano bang mga kailangan sa isang single detached na house. So, for this project, ang gagawin muna natin ay isang story or a bungalow. Okay? So, a single story house, a single detached house. Ano-ano ang mga kailangan natin? So, for a family of, let's say, for a family of 4, ano ang mga kailangan nating mga areas? Okay? So, it's important to know sino ba ang users mo. So, let's say, family of 4. So, sa isang family of 4, meron kang parents, okay, consisting of parents, and then you have the children. So, let's say, 2 kids.
bigyan natin ng tig isang kwarto yung bata, yung mga bata. And then, one master bedroom for the parents. Okay? So, ano-ano yung mga kailangan nating room? So, starting with, ano yung unang-una nyo nakikita? Pagpasok nyo ng lote. Okay? Anong una-una natin nakikita? Parking muna. So, we can assign a carport for one vehicle. One vehicle only. Okay? Let us assume that the subdivision wherein the lot is located is allowing for one slot of street parking. So, may mga ganong cases. But for some subdivisions or some villages, hindi nila ina-allow yun. Kailangan lahat ng vehicle mo nasa loob ng iyong lote. Walang on-street parking. Pero if ever na magdadalawang vehicle sila, pwede sila mag-on-street parking. But still, we need to provide a carport for at least one vehicle. And then, a living area o yung tinatawag natin na sala. Okay? After the living area, we go to the dining area. Kung ikaw ay bisita, yan ang una mong tinitingnan, di ba? Yan yung pinaka-public na areas of the house. And then, dahil may dining area tayo, right next to it is the kitchen. And then, okay. Right next to the kitchen is your, meron tayong tinatawag na dirty kitchen. These are outdoor areas. After the dirty kitchen, you have the laundry. Also outdoor. Markahan natin yung mga outdoor areas natin. Ayan. Okay? And then you have the toilet. It's not an outdoor area. Hindi ko mamarkahan yan. You have three bedrooms. So you have master bedroom. You have bedroom 1 and you have bedroom 2. Okay. So, yan. Nakita na natin lahat ng mga kailangang ilagay. Okay. So, what we're going to do now is to make a matrix. A matrix is a diagram or a table na what we're going to do is to determine ano bang mga spaces ang kailangan magkasunod. Okay, so this is what we call the adjacency matrix or proximity matrix. Adjacency meaning sino ang adjacent or magkakalapit. Proximity is almost the same term. Okay, so pag ginawa natin itong matrix na to, usually it looks like this. Pagpasensyahan nyo na again kung hindi pantay ang aking mga lines. Okay, so let's use another colored pen. Usually what we're doing is to make a table like this. Minibilisan ko na lang. So pagpasensyahan nyo na kung hindi talaga pantay. Okay. So, what we're going to do is to make something like this, a table, wherein all spaces will intersect with each other. So, yan. Sana maintindihan ninyo na hindi talaga, ang hirap talaga nito pantayin. Okay. Let's try to align that. Mabilisan na lang tong drawing na ginagawa ko, ha. But you get the point. Okay. So, yan. It would look something like that. Pero, sure, pag ginamitan nyo yan ng ruler, mas maganda siguro. Pero, hindi kasi possible dito. So, what we're going to do is to mark the areas which are supposed to be accessible. Okay? Accessible or magkalapit. And then, ano yung hindi magkalapit? At ano yung okay lang na magkalapit sila, pwedeng magkalapit, pwedeng hindi naman magkalapit.
Okay? So, i-mark natin siya. So, for accessible, gawin natin solid circle na shaded. Okay? Accessible. Oops, sorry, gumagalaw. For not accessible at dapat magkalayo, okay, let's put an X. You can use colors for this, by the way. Okay? And for pwede na rin, let's, pwedeng accessible, pwedeng hindi, let's use a circle that is not shaded. So, pwedeng nearby or, let's say, ano, directly accessible to. Kailangan directly accessible. And then, ito pwedeng indirectly accessible or malapit lang nearby. So, fairly accessible or, let's say, lagay na lang natin nearby. Okay? Sige. Carport and living area, it has to be directly accessible or not accessible or nearby. So, depende yan sa preference nyo. Iba-ibang cases yan. Some clients do not want the carport to be directly accessible to the living area. Gusto niya meron pang isang space between them. Yung iba naman gusto accessible. So, tingnan ninyo kung saang box sila nag-i-intersect. So, tracing this to here. So, depende yan sa inyo. Pwedeng sabihin ni client, o gusto ko hindi masyadong accessible yan. So, doon sila nag-cross. Okay, how about living and dining area? So, minsan, gusto ng client, accessible yan. Pag nasa dining area ka, kita mo na agad yung living area. Gusto nila open plan. Yung iba, gusto may sort of separation pa between the spaces. So, depende yan sa inyo. Pero, for the purpose of our discussion, let's just make it accessible. Okay? Let's assume the client wants the kitchen to be accessible directly from the dining area. So, dining area, kitchen, accessible. Okay? Kitchen and dirty kitchen. Gusto lang niya na magkalapit silang dalawa and not visible from the inside. How about laundry? Okay? You can make it accessible or not accessible. Okay? For example, ayaw ni owner, ayaw ni client na mag-accessible sila. So, nilagyan niya dito ng X. Gusto niya na sa kabilang side yung laundry. Okay? For the toilet and laundry, not necessarily accessible. Pwedeng magkalapit. Okay? Bedroom and toilet, ayan, so tingnan nyo na lang kung saan sila nagko-cross na dalawa. You want them to be directly accessible, malapit. Bedroom and master bedroom and bedroom number 1. Okay, no, let's maintain privacy. Bedroom 1 and bedroom 2, hindi rin. Okay, pero siguro pwedeng magkatabi sila. Okay, ayan. So, ganun yung gagawin natin. Let's just complete the other ones. So, master bedroom and bedroom number 2. Again, nag-cross siya dito. So, no. Okay. Bedroom number 2. Mali pala ako. So, bedroom number 2 and master bedroom. Ayan. Not accessible din. Bedroom number 2 and toilet. Ayan, pwedeng malapit lang. Bedroom number 2 and laundry. No. Bedroom number 2 and dirty kitchen. So, let's make it inaccessible muna. Kitchen, dining area, and then carport. So, yan. Okay? So, bedroom number 1, ganun din. May access sa toilet. Okay, not necessarily a direct access. Pwedeng napapahiwalay siya sa ano, but it's not accessible to the other areas. Master bedroom and laundry. Okay, not necessarily accessible.
laundry ganun din, kitchen ganun din. So let's just put it not accessible, not directly accessible. Okay? May access pa rin naman sila, pero hindi lang direct. You just want to maintain privacy. How about the toilet? Toilet and dirty kitchen, pwede siguro. Toilet and kitchen, pwede rin. Toilet and dining area, okay, pwede. Living area, pwede rin. Carport, pwede rin. Okay, kasi at several times a day, kailangan mo yan i-access. Okay, how about laundry and all the other areas? So, laundry and kitchen, pwede. Laundry and dining area, no. Laundry and carport, pwede. So, dirty kitchen and dining area, pwede, siguro. So, depende yan sa inyo ha, pwede pa yung mag-vary. So, ina-assume ko lang it's what the client wants. So, dirty kitchen and living area, pwedeng may access siya. Dirty kitchen and carport, yes, okay? Para diretso dun yung grocery. Kitchen and dining area, of course. Kitchen and living area, hindi naman siguro. Kitchen and carport, yes. Para sa mga pinamiling grocery. Dining area and living area, naset na natin yan. Dining area and carport, pwede siguro. Okay. So, at the end, your adjacency matrix will look somewhat like this. So, pwede kayong magbago ng symbols. So, instead of symbols, you may use a color to mark certain levels of adjacency or accessibility. Okay? So, at least meron na tayong idea. Now, we are going to go to the next drawing. So, taking this into consideration, okay, nag-take na ako ng picture niyan for consideration, we're going to make our bubble space diagram. So, sa bubble space diagram naman natin, okay, taking into consideration yung desired accessibility nung ating space, nung ating lugar, so, gawa na natin siya ng bubble space diagram. But before that, actually, meron pa tayong isang step, which is the site analysis. Okay. So, naskip natin yun. Anyway, let me just discuss that briefly. For example, you have a yung mga lote natin is oriented into different directions. So, pwede natin gawin, for example, if the north is that way, okay, wait lang ah, using ko lang yung drawing ko. Okay. Ito hindi natin pwedeng baguhin kung ano orientation po ng ating lot. We only need to adjust to it. So, if this is the north of your lot, okay, part of our considerations is also weather conditions, climate conditions, which is influenced by saan nakaharap yung lote mo. Okay? So, now, tingnan natin, if this is your north, if this is the north and south axis, okay, let me just put an axis here para mas madali nating maiintindihan. So, let's say in this direction, i-align lang natin siya doon. So, this will be your north and south axis. This will be your south and that is your north. Okay? And then, which means that ito yung west and east axis natin. Okay? Taking that into consideration, tingnan natin saan ba ang sun path. Okay? So, ang sun path, mas complex pa yan, pero I'll just give you the simplified version. So, the sun is rises from the east and
sets on the west. Kapag nagbago ang orientation o yung sun path natin, kabahan na kayo, katapusan na po ng mundo. Okay? So the way our universe works is that dahil sa rotation ng Earth around and yung revolution ng Earth around the sun, this became a science lesson. Okay, just a review of your science lessons, ha? Astronomy. So, dahil sa pag-ikot ng ating mundo, unless you are a flat earther, okay, pasensya na sa mga flat earthers kung meron man, pero that is how the world works. We have plenty of evidence that the world is round, and because of that fact, and our Earth's revolution around the sun, nagkaroon tayo ng gantong climate conditions and also yung rising of the sun, setting of the sun. Depende kung saang lugar ka nakalocate. But we have, syempre, we have locations on Earth na iba yung height nung sunrise horizon. And then may mga iba-ibang season sila. But for the Philippines, and dahil may specific tayo na weather conditions, pero still, east to west ang ating sun path. Okay. So, for example, itrace lang natin. If this is your sun rises at the east, we can assume na ang direction niya is from east going to west. Lagyan natin ng arrow. So, ganyan palagi yan. Sa start siya dito, sunrise. And then, pagdating ng mga bandang 9 o'clock, nandito na banda yung sunrise mo. Pagdating ng bandang tanghali, nasa bandang south na siya. Pero mataas, of course, ito kasi two-dimensional yung drawing natin. Pero meron talagang chart niyan kung gano'ng kataas yung sun path. Pero direction-wise, east to west. Pagdating ng hapon, mga abandang alas 3, alas 4, nandito na yan. Sunset, nandito na siya. Okay? So yan basically yung natin. It's really important kasi para alam ninyo sa ang part ng bahay ka magsha-shade, sa ang part of the building kailangan mo ng windows, and sa ang part ng building kailangan minimize yung windows o kailangan meron kang wall to block the unwanted sunlight. Okay, so taking that into consideration, ano naman yung wind path natin? Kasi I already mentioned to you about the seasons, okay? So meron tayong tinatawag na habagat at amihan. Okay? Aware naman kayo dyan. So, ang ating amihan is also called the northeast wind. So, it usually comes from the northeast. Okay? So, northeast winds or amihan. Lagay na lang natin letter A. Okay? So, meron din naman tayong tinatawag na habagat, which is the southwest winds, o dito nang gagaling yung mga monsoons natin. So, usually, dito yan nang gagaling. Okay, from the south west. So, lagay lang natin letter H, that is habagat. Okay? So, taking all those in consideration, so, yan yung lote natin, ha. So, kapag nagbago yung north ninyo, magbabago din to, mag-rotate din itong inyong diagram. Yung anyong analysis, it will adjust accordingly. Now, habang nandyan yan, ano na yung next natin na kailangan gawin? So, from here, let us identify kung ano yung implications nito sa lot. Okay? So, usually, itong amihan are cool winds, mga bermans yan, dumadating yan, nagdadala ng hangin na malamig. So, what we can assume here is that usually, itong side of your lot which is facing the north will usually experience cool winds. So, yan yung makakatanggap talaga ng cool winds. Yan yung magiging recipient. So, yan yung makakakatch ng cool winds. So, let us assign this area usually itong north of your lot is usually the coolest area of your lot. Okay? And then,
bandang umaga, it's still mahangin pa, malamig pa rin naman ang hangin sa umaga. When the sun is still, yung magsa-sunrise pa lang, usually, the winds are still cool, depending on that time of the day. And then, pero maliwanag na during this time. So, we can, itong area na to, unang hours of the sunrise, and then, well, the lot is still receiving cool air, so you can assign this as cool and bright area. Okay? Usually, bandang tanghali at hapon, hindi na masyadong desirable yung ating, hindi na masyadong desirable yung kumbaga yung init ng araw. Okay? So, pwede nating i-assign itong area na to as a warm area, sometimes undesirable area. So, let's just assign this part mula yung nasisinagan mula tanghali hanggang mid afternoon. Assign it as warm area. Okay. So, basically, itong mga to, ma-address na itong mga issues na to ng ating paglalagay ng setback. And para to make our building a bit more desirable, pwede ka maglagay ng buffers here para ma-address yung mga issues na yan. We also have the issue of it being near the road. So, this being the road right of way, meron tayong i-consider dyan na noise. Okay? Saan pa pwedeng manggaling ang noise? Bukod sa ating road right of way. So, pwedeng dito manggaling yung noise. Okay? Okay, pwede rin manggaling sa kapitbahay. Depende kung sinong kapitbahay ninyo. Kaya importante meron kang setback para may distansya from producers of noise. Okay? So, yan. You can put a distance there or put a certain buffer there. So, yan, bringing this into consideration, pwede na tayong maggawa ng ating plan. Okay? So, alam nyo na kung saan ang pwedeng iwasan. So, usually, near the cool areas, aling ang question dyan, what part of or what room or area doon sa residence ang gusto mo na nagbe-benefit from this area being cool. Okay? And what area benefits most dito sa cool and bright na section of your lot? So, dun mo siya ilagay. And then, for the using our sun path again, saan pinakamagandang magtanim ng halaman? And where can they most benefit? Okay? So, may mga halaman tayo na gusto ng direct sunlight, yung iba gusto nila shaded sila. So, kahit na yung area ninyo is a bit shaded, you can still put plants there. Pipiliin nyo lang kung alin yung magsa-thrive doon sa area na yun. So, this is how you do site analysis. Of course, there is mas detailed way of doing this. Pero you will be discussing that pagdating nyo na sa design 3 and 4. Pero this is the most basic way. Basta alam ninyo saan yung sun path, unang-una, saan muna nakaturo yung north, ano yung mga katabi nyong areas, lote ba o road, ano yung mga setbacks ninyo, saan yung wind manggagaling, at saka yung sun path ninyo. So, that is our basic site analysis. Now, what we are going to discuss next is bubble space diagram naman. So, going back to our reference na adjacency matrix or proximity matrix, we have an idea anong mga rooms ang dapat magkakatabi or preferred na magkakatabi. Again, depende yan sa preference ng client. Okay?
Depende yan sa preference ng client ninyo. So, again, we have, usually, pag pinaplot natin yung lote, nakaharap sa road. Okay? Para ma-simulate natin yung pagpasok nung ano sa area. So, ilagay muna natin ulit yung mga setbacks natin. So, we have here 2 meter setback, 2 meter setback sa side, another 2 meter sa likod, and then we have at least 3 meters sa harap. Masyad na palaki. Okay. So, yan. Nilagyan na natin ang setback yan. Now, ano yung unang area natin dun sa list? We have yung carport. So, pwede natin siyang ilagay sa unahan. Yung iba gusto nilang ilagay talaga sa likod. Depende sa trip nila, no? Pero, what we're going to do is, the common area, commonly nilagay nila sa harap. So, for example, lagay natin dito yung carport. Okay. So, a bubble space diagram is we are assigning the arrangement of spaces and then assuming yung size na or yung space that it will take up doon sa ating lote. So, as you can see here, kinain ko yung setback, which is okay lang naman kasi ang carport is basically an open area. So, what we're going to do is to have a carport here. If you want it to be enclosed, ipapasok mo siya dito. Okay? So, a carport is different from a garage. A garage is a covered area. A carport is pwede mong bubungan, pwede rin hindi. So, basically, it's an open space para makapag-parking ka. So, meron ka ng access dito. And then, ang kasunod niyan, usually, i-assign na natin siguro yung ibang mga area. So, this is the carport. Okay? And then, we can assign the other major areas, for example, after the carport. So, kung pa maglagay dito ng, let's say, a porch. Okay? Bago dumating sa living area, for example. Lagay ko dito yung living area. So, the living area in the porch is within the buildable area na. Okay, so let's say this is the living area. Sorry, wala akong mas manipis na ano, na marker. So, living area, after the living area, gusto ko yung dining area nandito banda. So, you're just assigning it, yung mga spaces na yan. And then, nandito na yung kitchen. Okay. Okay na lang ilagay natin dyan. And then, pwede na natin ilagay siguro dito yung mga ibang areas like the bedrooms, for example. So, we can put the bedrooms here. Pwede siguro nating lakihan pa itong dining area. Lakihan pa yung living area. And then, we can put the bedrooms at the back siguro. Okay, pwede nating ilagay dito yung toilet na isa. And then, pwedeng nandito yung master bedroom, for example. Master bedroom. And we can put the other bedrooms here. Ayan. So, this is bedroom 2, bedroom 1. And then, pwedeng nandun yung isa pang toilet sa likod. Okay? And then, pwede nating i-assign yung mga hallways or yung mga corridors para may daanan naman sila. Okay? So, looking here, pwedeng itong living dining area is one big space. One big open space, for example. Okay? And then, itong master bedroom and may sarili siyang toilet is another space. So, from the porch to the dining area, meron kang isang access point. Okay? So, that could be a door. From the living and dining area, one big open space kasama yung kitchen. You have the bedroom, which is a separate room, and the bedroom 2, which is a separate room, and then the toilet, which is another separate room. So, what we can do here is to check the accessibility here. Pwede kang maglagay ng hallway dito.
or a corridor. So, from that corridor, accessible na si master bedroom, accessible na si bedroom 2, si toilet, si bedroom 1. Okay? Okay, and then you can access all these bedrooms from that specific corridor only. Itong toilet na to is only accessible from the master bedroom. Sarili niya yan. Okay, and then, from the kitchen, pwede tayong maglagay also dito ng access area going to the outdoor areas. So, dahil nandyan na si kitchen, lagay na natin yung ibang outdoor areas like the, let's say, dirty kitchen nandito, laundry nandito, nandito sa area na to. Okay, notice how yung laundry nilagay ko dito, this is the west. So, mas madaling matutuyo yan pag nagsampay. Kasi naaarawan yung area na yan. Provided na wala pang building dito. Pag naglagay ito ng building dito, hindi na siya masyado maaarawan, masyashadow na siya ng ano. But still, although wala siyang direct na sunlight, it can still benefit from the heat of the sunlight. Kahit papano. Okay? So, yan, hinilera ko na lang dyan. If you want to put it further at the back, pwede rin naman. If you want to put it on the other side, pwede rin naman. Okay? It's really up to you kung paano mo i-design yan. So, how about the other areas? What do I want to do with this? Pwede ako maglagay dito siguro ng garden, ano? So, lagay tayo ng garden dito. Lagay tayo ng landscaping dyan. Pwede ka maglagay ng patio chairs dyan. Okay? And then, yung access pala ng ating carport, saan siya pwede mag-access? So, ganun din, from the carport, go to the porch, go to the dining and living area. From the carport, to access the kitchen, go to the side, and use this door. Okay? So, yun yung bubble space diagram natin. Do not make a floor plan na wala ka munang mga diagrams and wala ka munang analysis na ginawa. Do not skip this step. Okay? So, that is our lecture for today. And I hope you understood this. If you have any questions, pwede kayong mag-comment sa YouTube channel, sa YouTube link na ito. Or you may also comment sa MS Teams if I posted this video on MS Teams. And then we will, if you have further questions sa gusto nyong i-answer ko during the class, just reserve those and then we will discuss it on our next synchronous meeting. Okay? So, if you like this video, don't forget to leave a like. If you like the channel and its contents, don't hesitate to subscribe.